gusto po kayo, bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang First Things First. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa Banal na Misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng Banal na Kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ang basahin ng dalawa o tatlong beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Ito ang lingkod ko na aking itataas, na aking pinili at kinalulugdan. Ibubuhos ko sa kanya ang aking espiritu, at sa mga bansa ay siya ang magpapairal ng katarungan. Mahinahon at banayad kung siya'y magsalita, ni hindi magtataas ng kanyang tinig. Ang marupok na tamboy hindi babaliin, ilaw na aandap-andap di niya papatayin. At ang katarungan ang paiiralin, di siya mawawalan ng pag-asa, ni masisiraan ang loob. Paghahariin niya ang katarungan sa daigdig, ang mga bansa sa malayo ay buong pananabik na maghihintay sa kanyang mga tupa. Ang Diyos ang lumikhat, naglahad ng kalangitan. Ang Diyos ang lumikhat, nagladlad ng kalangitan. Lumikha ng lupa at nagbigay buhay sa lahat ng bagay dito sa daigdig. At ngayon, ang Panginoong Diyos ay nagsabi sa kanyang lingkod, "Akong Panginoon, tumawag sa iyo, binigyan kita ng kapangyarihan upang pairalin ang katarungan sa daigdig. Sa pamamagitan mo ay gagawa ako ng pakikipagtipan sa lahat ng tao at magdadala ng liwanag sa lahat ng bansa. Ikaw ang magpapadilat sa mga bulag at magpapalaya sa mga bilanggo ng kadiliman." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa aklat ni Prophet Isaiah, may tinatawag tayong Four Songs of the Servant of Yahweh. Ito ay mga awit na naglalarawan sa lingkod ng Panginoon. Hindi gaano alam kung sino itong Servant of Yahweh. Siya ba kaya ay isang unknown prophet noong panahon ng exile? Ito ba kaya ay tumutukoy sa buong bayan ng Israel that is personalized by the Servant of the Lord? O siya ba kaya ay tumutukoy sa isang pangdarating, ang Mesiyas? Para sa ating mga Kristiyano, madali nating makita na ito'y tumutukoy kay Jesus, ang tunay na lingkod ng Panginoon. Babasahin natin ang apat na awit na ito ngayong Semana Santa. Ngayon hanggang Miyerkules, ang unang pagbasa natin ay galing sa unang tatlo sa apat na mga awit na ito. Sa Biyernes Santo, babasahin natin ang ika-apat na awit na siyang pinakamahaba at pinakamaganda sa lahat. Ngayong araw, napakinggan ninyo ang unang awit. Kinikilala siyang lingkod ng Panginoon. Siya ay hinubog ng Panginoon at tinawag upang magdala ng katarungan. Natuwa ang Diyos sa kanya at ibinigay sa kanya ang kanyang espiritu na walang iba kundi ang kapangyarihan ng Diyos. Magdadala siya ng katarungan sa lahat ng mga bansa. Kaya hindi lang siya para sa mga Israelita. Ngayon, kapag katarungan ang pinag-uusapan, maingay ang mga tao. Nagrarally, nagsisigawan, nagbibintang. Ang sigaw ay ibagsak. Hindi ganyan ang lingkod ng Panginoon.
Katarungan ang kanyang dadalhin, ngunit siya ay mahinahon. Hindi nagtataas ng kanyang boses. Hindi pagpapabagsak ang kanyang gawain. Sa totoo lang, ang marupok na tambo ay hindi niya babaliin. Ang aandap-andap na apoy ay hindi niya papatayin. Ang gagawin niya para sa katarungan ay bigyan paningin ang mga bulag. Palayain ang mga bihag. Sa maikling salita, itaas ang mga inaapi at ang mga may kapansanan. Maliwanag sa ating mga Kristiyano na kilala natin si Jesus na siya ang lingkod ng Panginoon. Siya ay pinili ng Diyos. Siya ay mahinahon at banayad. Siya ang nananawagan ng katarungan ngunit hindi palaban sa paang kanyang pamamaraan. Bagkos tumutulong siya sa mahihirap, nagpapagaling sa mga may sakit, nagpapalaya sa mga bihag ng masasamang espiritu. He had a hard message but he was gentle in his ways. Habag ang pinakilos niya at hindi galit. Pagnilaya natin ang mga katangiang ito ni Jesus, na lingkod ng Panginoon. Ang Semana Santang ito ay isang pagkakataon na lalong makilala si Jesus upang mapahalagahan ang kanyang ginawa para sa ating kaligtasan. Ito po ang unang pagbasa at ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.